Tunay ngang walang perpekto sa mundo. Pero para kay Dominic, tila nasa alapaap siya sa tuwing iisipin niya ang buhay na mayroon siya. Subalit, ang malaperpektong buhay ba ni Dominic ay gugustuhin mo pa kayang maranasan kapag natuklasan at naranasan mo ang isang kahindik-hindik na pangyayari sa kanyang buhay. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw, mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1... Galing sa isang may kayang pamilya si Dominic, lumaki sa masagana at komportabling pamumuhay. Nakapag-aral sa kilalang private school sa kanilang lugar at higit sa lahat ay hinubog ng kanyang mapagmahal at masayang pamilya ang kanyang pagkatao. Subalit kagaya nga ng kasabihan, no bird soars too high if he soars with his own wings. Sa buhay, kailangan nating matutong lumipad gamit ang ating sariling mga pakpak. Hindi tayo magiging matagumpay kung hindi tayo susubok at kung hindi tayo aalis sa ating comfort zone. Ito ang ilan sa mga pangaral ng mga magulang ni Dominic sa kanilang magkakapatid na talaga namang tumatak din sa kaibuturan ng binata. Nakapagtapos si Dominic sa kolehiyo na may maayos na grado at isa din siya sa mga officers sa iba't ibang organizations sa kanilang paaralan. Kaya naman, labis-labis ang tuwa at pagka-proud ng kanyang mga magulang sa kanya. And finally, the right time has come para sa mga magulang ni Dominic to let go of their bunso and let him chase his dreams, spread his wings, and learn to fly on his own. Matapos ang ilang buwang pagpapahinga at pagbabakasyon, matapos ang kanyang graduation, ay natanggap na sa trabaho si Dominic sa isang media and advertising company sa malayong syudad mula sa kanilang probinsya. Bagamat magda-down na sana ang mga magulang ni Dominic sa dapat sana ay titirahan niya na kondo sa syudad, ay mas minabuti ng binata na tanggihan ito dahil nais na niyang mag-umpisa na maging independent at maranasan ang tunay na hamon ng buhay. Minabuti ni Dominic na tanggapin ang alok ng kanyang mga kaibigan simula pa noong high school na makishare siya sa inuupahan nilang apartment dahil total ay matagal na silang magkakakilala at matatalik na magkakaibigan. Nais ng binata na hindi na ito hihingi sa kanyang may kayang magulang ng pambayad sa kanyang tirahan, kaya makakatipid siya kung makikishare na lang siya sa bayad ng apartment. Kaya naman pumayag na rin ang kanyang mga magulang dahil kilala din naman nila sina Jonas, Liberty, Krista at Cedric na parang magkakapatid na ang mga turingan nilang lahat sa isa't isa. Sina Jonas at Liberty ay magpinsang buo at sila ang naunang nangupahan sa apartment. Ngunit dahil aalog-alog sila sa malaking apartment na iyon, ay naisipan nilang yayain ang kanilang mga matalik na kaibigan na sina Dominic, Krista at Cedric. Naging napakasaya ng magkakaibigan sa kanilang paninirahan na magkakasama dahil parang araw-araw na silang nagre-reunion at hindi na sila mahihirapan pang maghanap ng oras para mag-bonding. Dahil nga iba-iba naman sila ng eskwelahang pinasukan noong kolehiyo, ay halos di na din sila noon nakikita-kita. At ngayon ngang nakatapos na silang lahat at pawang may maayos ng trabaho, ay sinulit na nga ng magkakaibigan ang araw-araw nilang bonding bilang housemates. Dahil sa magandang record niya noong siya ay nasa kolehiyo at dahil na rin sa napakagandang recommendation sa kanya during his OJT, kahit na fresh graduate pa lang si Dominic ay naging napakapalad niya na mabigyan agad ng mataas na posisyon bilang account supervisor sa isang malaking media and advertising company. Subalit sa kabila ng lahat ay nanatiling mapagkumbaba at hindi kailanman naging mayabang si Dominic.
Mas minabuti na lamang ni Dominique na hindi magkwento sa kanyang mga kaibigan / housemates tungkol sa kanyang malaking sahod at mataas na posisyon sa trabaho, dahil batid nito na hindi masaya ang kanyang mga kaibigan sa kani-kanilang mga trabaho dahil sa maliit nilang mga sahod ng panahong iyon. Na noong una ay buong akala ng binata na maayos ang kanilang trabaho base na rin sa mga nauna nilang mga kwento. Tuwing sila ay magkakasama ay puro reklamo at kabadtripan nila sa trabaho ang palaging bukang bibig nina Jonas, Liberty at Cedric. Si Krista ay medyo maayos naman ang kanyang lagay sa trabaho, kaya madalas ay siya ang kasama ni Dominique na tagabigay ng payo at tulong sa kanilang mga kaibigan. Sina Jonas at Liberty ay palaging nililibre ni Dominique sa pagkain dahil palaging delayed ang mga sahod ng mga matalik niyang kaibigan at parati silang problemado sa mga oras na iyon. Guys, I think kailangan nating mag-celebrate. Tignan nyo, may nakita ako sa sahig sa laundry area yung ID ni Dominique sa trabaho niya na hulog kanina nung naglagay siya ng mga labahan. My God, I'm so happy for you, friend. Ang galing mo talaga. Ikaw ah, di ka nagsasalita dyan. Supervisor ka pala sa work mo. Tsaka, sabi mo sa maliit na kumpanya ka nag-work? Eh, ang laking media company nito ah. Baliw ka talaga, Domski. Basta, mag-celebrate tayo. Masaya at excited na wika ni Krista. Bro, astig ka talaga. Kaya idol kita eh. Oh, guys, sagot ko na ang dinner tonight. Dahil nakuha ko na rin ang commission ko sa work. Finally, okay na ang work ko ngayon at okay na rin kami ng boss ko. Kaya double celebration tayo. Tumatalon sa sayang sambit din ni Cedric. Uy, kayo talaga. Wala namang ganyan. Basta, kay Lord lahat galing ang mga blessings na yan, guys. O, siya, sige na nga. Sagot ko na ang drinks. Parang gusto ko ding mag-relax tonight. Medyo nahihiyang wika ni Dominique. Congrats, Doms! Halos magkasabay namang bati nina Jonas at Liberty. Bagamat nagulat si Dominique, ay wala na itong nagawa pa dahil hindi niya pala namalayan at nakalimutan niya palang alisin sa kanyang bulsa ang kanyang company ID at hindi niya napansin na nahulog pala ito noong nagpunta siya sa laundry area. Hindi mahilig magkwento si Dominique tungkol sa kanyang mga achievements, lalo na kapag ang mga kasama niya ay problemado dahil palagi niyang isinasaalang-alang ang damdamin ng mga tao sa kanyang paligid. Alam ni Dominique na hindi ito ang tamang panahon para mag-celebrate dahil sa kasalukuyan ngang sitwasyon ng dalawa pa niyang matalik na kaibigan na sina Jonas at Liberty, pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na ang nangyari at hindi na niya pwede pang itanggi ito sa kanyang mga kaibigan. Lumipas ang ilang linggo at isang napakagandang balita ang narinig ni na Dominique. Guess what, guys? Nakalipat na ako ng trabaho at isa na akong manager sa nilipatan kong company. Napakasayang wika ni Liberty. Ako din, napromote na ako sa trabaho at isa na din akong supervisor gaya ni Dominique. Sumunod ding sambit ni Jonas. Dahil sa labis na kasiyahan ay naiyak si Dominique dahil alam niya kung gaano ang tiniis ng kanyang mga kaibigan sa araw-araw na pagdamay niya sa mga ito para pagaanin ang kanilang mga kalooban. We are so proud of you. Congrats, our friends. Sabi naman sa inyo eh, laban lang. And finally, okay na tayong lahat. Thanks God. Salitang wika nina Krista at Cedric. Hindi na nakapagpigil pa si Dominique dahil sa sobrang saya niya para sa mga matalik niyang kaibigan. Patakbong lumapit si Dominique at niyakap niya ang mga ito. I told you guys, magagaling kayo kaya deserve niyo yan. What else can I say? Alam niyo kung gaano ako kasaya para sa inyo. Dahil dyan, magpapadeliver na ako ng drinks at pagkain. Sagot ko ang celebration tonight. Tara, group hug tayo guys. Napakasayang wika ni Dominique. Oh, ikaw Krista. Ikaw Cedric. Galingan nyo din para naman makapantay na kayo sa aming tatlo. Patawang wika ni Liberty. Oo nga, huwag kayong hihina-hina dyan. Sunod namang panunutil ni Jonas. Oy, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayo dyan.
Basta, lahat tayo magagaling at lahat tayo ay magiging successful in God's perfect time. Okay? Basta, let's continue supporting each other ha? Walang iwanan. Wika naman ni Dominique. Sa paglipas ng mga araw, ay batid ni Dominique na talagang ang big time na ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Jonas at Liberty na labis namang ikinatuwa ng binata. OOTD to the max si Liberty, kaliwat kanan ang pagbili ng dalaga ng mamahalin at mga branded na mga gamit at gadgets. Picture, post, and feeling blessed naman talaga ang dalaga lalo na tuwing kakain siya sa mga mamahaling restaurants. Ganun din ang binatang si Jonas. Halos gabi-gabi siya sa mamahaling bar na katambay. Bagong mga gadgets, mamahaling motor at kung ano-ano pang mga luho, sinyales at talaga namang nagpapatunay na they are now on top of their careers. Paring Doms, ano ba naman yan? Bakit puro cheap ang mga gamit mo? Eh akala ko ba sa malaking kumpanya ka nagtatrabaho? Siguro, hindi totoong malaki ang sahod mo no? Di ka ba nahihiyang pumasok sa trabaho mo na mukha kang mumurahing empleyado? Patuksong wika ni Jonas. Yeah right Doms, kung ako sayo, mag-level up ka naman sa sarili mo. Tignan mo kami oh, puro branded ang mga gamit namin. Itong bag ko nga, in-order ko pa sa abroad. You know, can afford ko naman kasi. Sa bagay, baka nga playtime ka lang na mataas ang posisyon mo. Alam mo, di ka naman namin i-judge kung mababang empleyado ka lang eh. Just be real, my friend. Sunod namang patutsada ni Liberty. Basta, sobrang happy ako para sa inyo. Deserve nyo lahat ng yan, guys. Nakangiting wika ni Dominique. Lumipas ang ilang buwan at naging sunod-sunod naman ang biyayang dumating sa binatang si Dominique. Hindi nagtagal at nailipat siya sa ibang department at nabigyan ng mas mataas na posisyon bilang manager. Sa pagkakataong ito ay naging bukas na si Dominique sa pagbabahagi ng kanyang bagong tagumpay sa kanyang mga kaibigan dahil nakikita naman na niyang nasa maayos ng kalagayan ang mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Isang araw ay sabay-sabay na nagtungo ang magkakaibigan sa birthday ng dati nilang kaklase noong high school. Laking gulat at pagtataka ni Dominique noong may isang lalaki ang parating nakatingin sa kanya. Matalim ang mga titig nito sa kanya at batid niyang sinusundan siya ng paningin nito kahit saan siya magpunta. Laking pagtataka naman ni na Cedric at Krista dahil hindi mapakali at bigla na lang nagmamadaling magyaya pa uwi sina Jonas at Liberty. At dahil nga sabi ni Liberty na bigla ang sumama ang pakiramdam niya, kaya naman agad nang nagpaalam sina Dominique para maiuwi na ang kanilang kaibigan. Subalit laking gulat na lang ng lahat nang bigla na lang bumulagta sa harap ng gate si Dominique. Isang napakalakas na sapak ang pinakawalan ng isang lalaking hindi naman niya kilala at may kasama pa itong mga lalaki na pawang mga handa ding sumugod sa kawawang binata. Itong kupal na to, kanina pa kita tinitignan ha? Parang wala kang kilala. Aba, mahiya ka naman sa balat mo boy. 5 buwan na yung utang mo sa akin. Lumaki na pati interes. Pero ni hindi ka man lang makiusap sa akin. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, loko ka. Pasalamat ka nga at hindi pa kita pinakulong eh. Tapos kanina, hinihintay kitang lumapit at kahit magpakatao man lang. Pero ano, deadma ka lang? Dinadaan-daanan mo lang ako? Parang wala kang atraso? Nanggigigil na wika ng lalaki. Sorry po, pasensya na pero baka nagkakamali kayo ng tinutukoy. Sa pagkakaalam ko eh, wala naman akong utang sa kahit na sino. Nanghihinang wika ni Dominique. Anong ibang tao? Hanip ah, gagawin mo pa akong sinungaling? Diba ikaw si Dominique, also known as Master? Yan ang tawag sa'yo ng mga barkada mo, diba? Magbayad ka na lang para wala na tayong pag-uusapan pa. Pasalamat ka nga, dahil lagi kang pinapakiusap sa'kin ni na Jonas at Liberty. Kung hindi, matagal na kitang pinatapon sa kulungan. Malakas na sigaw muli ng lalaki. Laking gulat ni Dominique dahil alam ng lalaki maging ang palayaw niyang master na tanging mga kaklose lang niya ang tumatawag sa kanya nito. Jonas, Liberty, kilala niyo siya? Ano bang nangyayari dito? Naiiyak na wika ni Dominique.
Matapos mabanggit ang pangalan ni na Jonas at Liberty, ay agad silang sumakay sa motor ni Jonas at mabilis na sana silang aalis palayo sa lugar na iyon. Ngunit mabilis naman silang naharang ng mga kasamahan ng lalaki at binitbit sila pababa sa motor. Teka lang, parang may mali sa nangyayari ah. Jonas, Liberty, magsabi kayo ng totoo. Kung hindi, alam nyo ang kaya kong gawin. Kilala nyo ako, diba? Nanlilisik ang mga matang pagbabanta ng lalaki. Dahil dito ay wala nang nagawa pa sina Jonas at Liberty kung hindi umamin. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay ginamit nina Jonas at Liberty ang pangalan ni Dominic para makautang sila ng malaking halaga sa lalaking si Mr. Takimoto. Agad itong pumayag dahil sa kanya pala palaging umuutang sina Jonas at Liberty para sa pambili nila ng mga mamahaling gamit at iba pa nilang mga luho sa buhay. Kaya pala mabilis na nagtiwala si Mr. Takimoto na pautangin si Dominic ng malaking halaga dahil pinakita ni na Jonas at Liberty ang picture nila na suot ni Dominic ang kanyang company ID bilang patunay na ito ay may kakayahang magbayad dahil malaki at kilala ang kumpanyang pinapasukan nito at mayroon itong mataas na posisyon doon. Sinabi pala ni na Jonas at Liberty na nahihiya itong mangutang kaya sila na lang daw ang pinakiusapan ni Dominic na umutang kay Mr. Takimoto. Subalit ang lahat pala ng ito ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lang ng magpinsang barkada ni Dominic para makakuha sila ng malaking halaga ng pera. Ipinagkalulo at ipinahamak nila si Dominic para sa pansarili nilang interes at para madumihan ang pangalan ng walang kamalay-malay na binata. Lagi palang sinasabi ni na Jonas at Liberty kay Mr. Takimoto na wala pang pambayad sa kanya si Dominic dahil kesyo namatayan daw siya ng magulang na bagyo ang bahay nila at kung ano-ano pang mga kabulastugan para mapagtakpan ang kanilang panluloko at ang lahat ng sinabi ng dalawa ay wala palang katotohanan. Kaya pala nandoon sa okasyon si Mr. Takimoto ay dahil kaibigan pala siya ng nakakatandang kapatid ng dati nilang kaklase na siyang may birthday ng araw na iyon. Kaya pala nagkumahog at nagmadaling umalis sina Jonas at Liberty dahil nagulat sila na makita doon si Mr. Takimoto at takot silang baka mabulgar ang kanilang lihim na kalokohan. Lingid din pala sa kaalaman ng lahat. Hindi pala totoong naging manager at supervisor sina Jonas at Liberty dahil sinabi lang nila iyon para matapatan at mahigitan nila ang success ni Dominic at para hindi sila magmukhang napag-iwanan sa kanilang barkada. Pag umaalis pala sina Jonas at Liberty at kapag bago sila umuwi sa apartment ay nagbibihis sila ng mga mamahaling office attires para maging makatotohanan sa mata ni na Dominic, Cedric at Krista na sila nga ay mga boss na sa kanilang trabaho. Siguro po malinaw na wala po akong kinalaman dyan at malinis po ang pangalan ko kahit kailan ay hindi po ako umutang sa inyo. At hindi ko po ugaling tumakas kung sakali mang mayroon akong responsibilidad sa kahit na sino. Umiiyak na wika ni Dominic. Pasensya ka na iho, nadala din ako ng emosyon. Okay ka lang ba? Babawi ako sa iyo iho. Sorry ha, ipapadala kita sa ospital. Ako ang sagot sa lahat. Sasamahan kayo ng mga tauhan ko. May aayusin pa ako dito kina Jonas at Liberty. Wika ni Mr. Takimoto. Pakiusap po. Huwag niyo pong sasaktan ang mga kaibigan namin. Halos sabay-sabay na pakiusap ni na Dominic, Krista at Cedric. Kinabukasan ay day off ni na Dominic, Krista at Cedric kaya naman tinanghali na sila ng gising. Nagising lamang sila dahil sa napakalakas na kalabog sa kanilang pintuan. Kaya naman dali-dali silang bumaba para tignan ang nangyayari. Hoy, lumabas kayo dyan. Mga wala kayong modo. Malakas na sigaw ng isang galit na babae. Agad na binuksan ni Cedric ang pinto at laking gulat nila sa mga narinig. Kayo, matagal na akong nagpipigil sa inyo. Lumayas na kayo sa bahay ko ngayon. Kung hindi, ipapapulis ko kayo. Galit na sigaw ng babae. Ha? Bakit po madam? Eh, regular naman po kaming nagbabayad sa inyo. Ano po bang problema natin? Nagtatakang wika ni Krista.
Oo nga po. Usually nga po eh, maaga pa nga sa due date namin kung magbayad kami dahil maaga naman kami sumasahod. Sunod namang wika ni Cedric. Teka lang guys, asan pala sina Liberty at Jonas? Umuwi sila ng madaling araw eh, kasi narinig ko silang nag-uusap. Pero hindi na ako bumangon dahil inaantok pa ako. Mahinahong sambit naman ni Dominic. Ano ba? Huwag niyong iniibang usapan. Siya, umalis na kayo kung hindi kayo magbabayad. 3 months na kayong hindi nagbabayad. Anong tingin niyo sa akin? Charity? Aba, kailangan ko ding buhayin ang pamilya ko. Mga ambisyoso kayong magrenta sa mamahaling apartment. Pero wala pala kayong pambayad? Pasigaw na wika ng landlady. Madam, ibig pong sabihin ay hindi inaabot sa inyo ni na Jonas at Liberty yung mga bayad namin? Sila po ang nagkokolekta ng bayad naming lahat dito. Gulat na sagot naman ni Dominic. Aba, magagalit ba ako dito kung meron? Sabi nila na walang daw kayo ng trabaho, kaya silang dalawa daw ang bumubuhay sa inyo ng ilang buwan na. Nakikiusap sila lagi ng palugit. Pero, aba, nakakapagod na yung palugit na yan. Mahiya din naman kayo kina Jonas at Liberty. Mga palamunin nila kayo. Sunod-sunod na talak ng landlady. Nagtinginan na lang ang tatlong magkakaibigan dahil sa mga kasinungalingang ginawa na naman nina Jonas at Liberty. Ganito, let us stay po muna. Aantayin lang po namin sina Jonas at Liberty para makausap po namin sila. Meron po akong cash dito. Good for 2 months po na renta namin yan. Bukas po, balikan nyo yung remaining balance namin. Okay po ba, madam? Pakiusap ni Dominic. O sige, pwede na yan. Basta, bukas babalik ako. Kalmado ng wika ng landlady, sabay umalis na ito pagkaabot ng pera sa kanya ni Dominic. Mabilis na hinanap ng tatlo sina Jonas at Liberty, subalit bigo silang makita ang mga ito sa kahit na saang sulok ng apartment. Salitan nilang tinawagan ang mga ito, ngunit parehas nilang kinakansel ang tawag ng mga kaibigan. Labis na nag-alala sina Dominic, Krista at Cedric ng oras na iyon. Hanggang sa makalipas ang ilang oras ay para silang nabunutan ng tinik nang sabay na dumating ang dalawa na tila pagod at pawisan. Guys, okay lang ba kayo? Saan kayo galing? Kanina pa kami nag-aalala sa inyo. Wika ni Dominic. Wala kayong pake. Pasupladong wika ni Jonas. Masaya ka na Dominic na napahiya mo kami? Masungit namang sabat ni Liberty. Hoy! Wala na talaga kayong natitirang kahiyan sa katawan, no? Kayo na nga itong may atraso, kayo pa ang may ganang magmalaki? Bakit nyo ba ginagawa yan kay Dominic? Let me just remind you, siya ang palaging tumutulong sa inyo noong walang wala kayo. Naluluhang wika ni Krista. Sorry man lang sana guys, para kay Dominic oh. Di ko inexpect na kaya nyo palang ipahamak at ipagkalulo ang kaibigan nyo na walang ginawa kundi gawan kayo ng kabutihan. Sunod namang wika ni Cedric. Bakit Jonas? Bakit Liberty? Maikling tanong lamang ni Dominic habang walang tigil sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Nanahimik lamang at walang imik ang dalawa bilang tanda na wala silang balak humingi ng tawad kay Dominic. Dahil dito ay nagpasya na lang na umalis sa apartment sina Dominic, Cedric at Krista dahil ramdam nila ang kawalang respeto at pagkabalahura mula kina Jonas at Liberty. Pansamantalang nag-check-in muna ang tatlo hanggang sa makahanap na sila ng kanya-kanyang matitirahan. Kalaunan ay nagpasya na ring maghiwa-hiwalay ang tatlo para mas maging independent na sila ng tuluyan at nag-set na lang sila ng weekly reunion para parati pa rin silang makapag-catch up sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan ay isang nakakagimbal na pangyayari at balita ang gumulantang sa mundo ng magkakaibigan. Natagpuan ang mga katawan ni na Jonas at Liberty na wala ng mga buhay sa isang malayong lugar. Hinala ng tatlo na maaring si Mr. Takimoto ang may gawa nito, kaya agad silang lumapit sa presinto para magbigay ng statement. Subalit, napag-alaman nila na hindi lang pala si Mr. Takimoto ang nautangan ng magpinsan dahil nasangkot pala sila sa kaso ng pang-i-scam sa madaming tao. Subalit tila napakalinis ng pagtrabaho ng mga salarin
dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng katarungan ang madilim na sinapit nina Jonas at Liberty. Samantala, si Dominic ay nagpatuloy naman sa pamamayagpag sa kanyang karir hanggang sa nakamit niya ang isa pa niyang pangarap, ang maging TV and movie producer. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan niyo ang video ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!